Ser Jimmy. Ser Jimmy. No. This is like Bruce Lee Game of Death. Yeah. Oh. 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 Warm up. Score, score, sir. Depends, nakita nyo naman. Oh. Hey. Hey, Nick. Naman. Energy naman. Kaya ka bang kanamit, tapos ka naman. Naman ang lakas ko. Two zero. Yeah. Time. Airball. Oh. Back shot. Back shot. Two one. Three. three one. Yeah, true. Nakachamba. Ano yan? Two up? Three two. Four. Four.
Sir, okay. Game point. Okay lang yan, sir. Jimmy Alapag naman nakatalo sa iyo eh. Good game, sir. Appreciate it. Oh my god. Oh. Hi, can you say hi to my vlog? Hi vlog! Hi vlog! I'm LJ. For Jimmy. Yeah. Message to upcoming players, PBA players. Oh, you know, my message to all the aspiring and upcoming PBA players. Like me, future. Yeah, absolutely. See? You know, just yes, hold on, bye bye. Hold on. You know, my suggestion is just to do the work in the gym. Right, you know, right. Be a professional at your craft. You know, I think the challenge for young and aspiring players nowadays is that there's so much talent out there. So you have to find a way to get up to that level. And the only way to do that is by getting in the gym and right, practicing. Right. And, you know, whether it be your ball handling or your shooting, whatever it is in your game that needs work. You know, continue to work on it every day. And, you know, sure enough, I'm sure you'll find your way there. So, to all the young aspirants looking to be in the PBA, all the best to you guys. And good luck. Thank you, sir. Yeah, thank you're welcome. It. Thanks, guys. At pansamantala muna natin ititigil itong palabas natin dyan. Dahil meron akong gustong i-share sa inyo, guys. Kasi alam ko, late ko na i-upload itong video na to. Pero, you know, gusto ko pa rin i-share sa inyo. Kasi sobrang ganda ng experience. Sobrang ganda ng experience ito para sa akin. Dahil, imaginein mo, Jimmy Alapag na yan eh. Di ko alam ha, pero sobrang ngayon lang. Nakita ko lang kasi yung video na yan. Na kakapanood nyo lang ngayon. Kakakita ko lang kaninang umaga. Tas inedit ko. Tas parang, alam mo yun, ngayon lang nag-sync in sa akin. What the f***? Si Jimmy Alapag na yan eh. Sobrang surreal lang nung feeling. Naka-surreal. Hindi nga ako nakapag-vlog nun. Hindi nga ako nakapagsalita nung na-meet namin siya eh. Well, nakapagsalita ako nung last na, nung tapos na. Alam mo yun, yung sobrang napapanood mo lang siya dati sa TV. Tapos ngayon, nakasama mo, nakalaro mo, kasama pa yung family niya. Alam mo yun, yung experience ko kay Jimmy Alapag, sobrang, oh my god, natiteary-eye ako. Sobrang sarap lang talaga sa pakiramdam. Siguro, isa rin sa mga dahilan kung bakit di ako nakapagsalita kasi sobrang ine-enjoy ko lang yung moment na, ayun nga, kalaro kami, tapos nakasama namin yung family niya. Talagang hindi ko malilimutan yung pagkakataon na yun. And gusto kong ibahagi ito sa inyo para at least, diba, alam nyo, baka meron diyang makakita nung idol din nila, tapos same tayo ng feeling, diba? So, mas mabuti nang na-share ko sa inyo yung mga gatong bagay. Kasi parang, ano, nakasama mo siya, parang sobrang nag-flashback yung moment na sobrang idol na idol mo talaga siya. Number one fan si tatay niyan, kung alam nyo lang. Talagang, every time natitira si Jimmy Alapag ng 3 points, napapataas ng paa yan. Papaganon yan, no? Pag titira si Jimmy Alapag, napapaganon si tatay. One time nga, nagkaroon ako ng kabustahan, which is yung sarili ko din. I was second year high school yata ako. Hindi ko na matandaan. Basta mag-e-exam kami nun eh. Tapos may game sila. Tapos sabi ko, pag nalalo ang talk and text dito, papasado ako sa exam. Eh, ang kalaban nila nun, Hinebra. Yung mga kasama pa niya dun, sina Harvey Carey, sina Mac Macardona, si Renren Ritualo yata, hindi ko alam. Wala pa yata nun si Jason Castro eh, pero basta yung sina Ali Peak. Tapos yun nga, sabi ko nga, pag nanalo sila, papasa talaga ako sa exam. Tapos, nanalo sila. Tapos kinabukasan, exam. So ako, feeling matigas. Siyempre eh, alam niyo naman eh. Di ba yung mga panong, mga gano'n, naniniwala ka sa mga, oh pagka nashoot ko to, ganto ganyan. Pagka nanalo to, ganto ganyan. Kumbaga parang meron kang itinatadhana na pagka nangyari to, mangyayari yun. Pero, sasama palad. Nanalo nga sila. Pero, nung exam na, hindi ako nag-review. Kasi syempre, alam mo na, ina-expect mo na na papasa ka. Syempre, sabi mo nga, pag nanalo sila, papasa ka. Pero hindi. Nag-exam ako, hindi ako pumasa.
bagsak ako. Wala lang, sobrang funny lang kasi imaginein mo, darating pala sa point na ganun na makikita mo siya tas alam mo yung experience na babalik sa iyo, magpa-flashback sa yung mga ganung bagay na through him, naalala mo yung ganung bagay, 'di ba? Sobrang funny lang. Wala lang, share lang. Kasi diba, Jimmy Alapag na yan eh. What do you expect, man? Jimmy Alapag is Jimmy Alapag. Wala nang makakatalo dyan dahil Jimmy Alapag na yan. Talagang tumatak na sa buong Pilipinas yan, sa ating mga Pilipino, diba? Siya yung, ano, siya yung puso nung gilas. Pero alam ko, maraming sasabi niya na, babaw naman yan, si Jimmy Alapag lang yan. Pero wala akong pake, man. Si Jimmy Alapag yan eh. For me, Jimmy Alapag is Jimmy Alapag. Sobrang laki ng naiambag niyan sa akin sa industriya ng basketball. Talagang... hindi lang sa skills, kundi sa, alam mo yun, sa ugali niya. Talagang makukuha at makukuha mo yung mga ganung bagay sa kanya. Kaya sobrang nagpapasalamat talaga ako kasi na-experience ko yung makasama siya, makalaro siya. Sobrang ganda ng experience na ibigay niya sa akin. Isang beses ko lang siya nakasama pero sobrang overwhelm yung feeling ko. Dahil napagbigyan ako, makalaro siya. At dadalhin ko tong experience na to hanggang sa aking pagtanda. So guys, maraming maraming salamat. I'll see you guys next vlog. Shkedee!